umaga sa aking mga sa aking 21 million na 800 na subscriber. Ha? Mahal na mahal po kayo. Joke lang po. Subscriber po yan ni Rapi Turpo sa kanyang ano, YouTube channel. No? Kasi naman laging po kumibig ni Rapi Turpo yung kanyang mga subscriber na 21.8 na nga yata lang ngayon. Diba? Sa kanyang programang War on Cavite. Kasi yung programa niya, dapat palitan niya na ng War on Cavite, hindi na Rapi Turpo in action. Kaya lang, sinasabi ko sa Rapi Turpo, yung War on Cavite mo is a fail. Is a failure, no? Malam mo kung bakit, no? Galit na galit ka sa mga nangangabit, no? Kung ano-ano ipinapayo mo, case yung ganito dapat gawin, case yung labag sa batas, case yung makukulong. Eh well, impact. Eh, ikaw pala isang certified na kabitenyo. Ano? Di ba may kabit ka? Ayan, no? Si Lizelle, no? At ang legit na asawa mo ay si Mrs. Likop, tapos nagpakasal ka kay Congresswoman Jocelyn Tulpo. So, hindi ko alam kung ngayon kung ano itatawag ko kay Mrs. Jocelyn Tulpo, no? Wala akong sinasabi, hindi ko siya pwedeng tawagin sigurong kabit, hindi ko siya pwedeng tawagin legit. Eh, bahala na kayo mga netizen kung ano itatawag nyo kay Congresswoman. Sabi nga ni Rapi Turpo, oh, mga netizen, bahala na kayo dyan, di ba? Ganun kayo, mga subscriber. Ang punto ko kasi dito, no? Ikaw, itong si Congresswoman Jocelyn Turpo isa mamabatas, no? At ikaw, Mr. Rapi Turpo, gusto mong tumakbo sa pagkasenador, basically mamabatas din. Eh, bakit naman na itong si Rapi Turpo ay may kabit? At ikaw ay isang tagagawa ng batas sa Mrs. Jocelyn Turpo. Ang manugang mo ay isang abogado, no? Hindi ko inaano dito, pinahinaano ko lang. Tapos, ang pinalalabas ngayon ni Mr. Rapi Turpo, siya ay malinis at siya ay mabait. Pagka ang ibang tao ang nagkakasala, yung mahihirap na sinasabi mong mahal na mahal mo, Mr. Rapi Turpo, ay kaagad tatawag ka ng pulis, padidimanda mo dyan sa mga abogado mo. Eh bakit hindi ka ipadimanda mo dyan sa manugang may sarili mo, Mr. Rapi Turpo? Bakit hindi kumikibo si Congresswoman? Basically, ang trabaho nyo is gumawa ng tamang batas. Eh, paano kayong gagawa ng tamang batas? Eh, kayo mismo ay lumalabag sa batas, Mr. Rapi Turpo. Bakit hindi nyo muna ayusin yung mga kayong nilabag mong batas? Bagay, hindi mo na maibabalik, no? Eh, in fairness, napakaganda ng kabit mo, Mr. Rapi Turpo, si Lizelle, ha? O, kaya ako sinasabing kabit, kasi ganun kang gumamit ng words, kabit. May sinasabi ka pa nga, ilang beses ba kayo nag-sex? Eh, kung tanungin kaya kita, ilang beses ba kayo isang linggo mag-sex nung kabit mo, Mr. Rapi Turpo? Diba, sabi nga nung isang anak mo na si Gwendy ba yun, ito, tumatakas ka rin, ginagamit mo pa siya para lang makapangabit ka. Andyan, may picture ka dyan, nakahiga ka pa eh. Anong masasabi mo dyan, Congresswoman? Eh, mambabatas kayo. Natatawa ko sa inyo, mag-asawa. Parehas kayong tagagawa ng batas ang gusto nyong tungkulin sa gobyerno. Pero kayo mismo, ikaw, Mrs. Jocelyn Turpo, tinotolerate mo yung paglabag sa batas ng asawa mo na gustong gumawa ng batas. Ganyang klase ba mga netizen ang iboboto nyo? Sila mismo, nandiyan sa tungki ng ilong nila, yung paglabag nila sa batas, sinisikmura nila, ang kakapal ng mukha ng mga ito. Panayampayo nyo ng tungkol sa batas, kung ano yung tama sa batas, pero kayo mismo lumalabag sa batas. Ay, Attorney Garrett. Natatawa ako sa iyo. Manugang yata ito. Attorney Garrett, payuhan mo nga yung biyanan mo. Putang dami palang kabit. May kabit pala yung biyanan mo eh. Di ba? Tapos nakikipayo-payo ka dyan sa mga kabit-kabit. Eh, yung palambyanan mo, may kabit at may anak. Di ba labag sa batas yun, Attorney Garrett? Congresswoman, hindi ba labag sa batas yun? O sinisikmura nyo na lang dahil sikat yung si Rapi Turpo. Yan ang problema sa atin.
dahil sikat, kahit gumawa ng mali, maganda pa rin ang tingin nyo. Pero pagka mahirap na uhugin ang gumawa ng mali, halos ipako nyo sa krus. Hindi nyo binibigyan ng pagkakataon. Kinukundi na nyo, gawa katulad ng ginagawa mo sa programa Mr. Rapi Tulpo. Sinasabi mo tumutulong ka, uulitin ko ulit. Hindi ikaw ang tumutulong sa mahihirap. Ikaw ang tinutulungan ng mahihirap. At hindi yung mahihirap na may kabit ang dapat mong kundinahin una. Kundinahin mo muna yung sarili mo. Bakit ang dami mong naging kabit? Hindi isa lang ang naging kabit mo. Hindi ko alam yung iba. Ayoko lang magsalita. Basta certified na kabit mo, si Lisel. Tama ba yan? Mga ngaral ka ng tungkol sa kabit, pero may kabit ka. O, mga netizen, ayan, yung AXIS, kinukusinti yung isang nag-aspire na maging senador sa pangangabit. Tapos nagpapayo, nagpapakulong ng may kabit. Eh, paano yun? Pwede kang magnakaw, tapos galit ka sa kapwa mo magnanakaw, rapid tulbo, ganon. Galit ka sa nangangabit, pero ikaw mangangabit ka.